Kukuha daw po siya ng baril kasi yung mga kalaro po may mga baril-barilan. Kung walang nagsabi, teka muna, baril yan, totoo yan. Hindi daw po pinansin nung nakakita, sir, kasi baka akala po mga laruan lang din po. Ganito po, sir, nandito kami lahat sa trabaho, balibalita daw po, sa akin, wala naman po akong baril na ganun. Sabi ko nga po, kung halimbawa sa pulis, mas magaling silang mag-imbestiga, pinapunta na po namin sila sa pulis. Ang pag-aari ng baril ay isang responsibilidad na malaki. Prebelehiyo na mabigyan ka ng lisensya. Pag hindi nyo kayang, ito yung sa pangangalaga ninyong baril, bigay nyo sa akin, pukpuk ko sa ulo ninyo. Hindi ako nagbibiro. Dumulog sa Bitan Action Center si Merlinda Ansuga kasama ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Nabaril umano ang kanyang anak ng kalaro nito gamit ang isang kalibre 45 baril. Maswerte na sa kamay lang tumama ang bala. Subalit labis na trauma daw ang inabot ng kanyang anak matapos ang insidente. Yung anak ko po nasa kapitbahay pero yung bata pong may dala pong baril na nakipaglaro. Siguro akala po ma'am, baril-barilan. Yung anak ko po, nabaril po dito po tinamaan, dito po tumagos. Ngayon, sinasabi ko po kasi lagi pong nakaganon yung kamay niya, igalaw-galaw po niya minsan, sabi niya, naigagalaw naman daw po niya ito, eto lang daw po ang hindi dahil masakit. Curious po sila siguro sa baril, pinaputok-putok. Kwento po niya, te-testing daw, una tinutok daw sa kanya, tapos nung ano sabi niya, testing ko na lang sa kamay. Yun nga po, pinutok daw po. Ngayon, nung nag-blatter po ako sa barangay, marami pong nagsasabi na talagang yung lolo ang may-ari ng baril dahil yun daw po ang kwento nung batang may dala ng baril. Sa kawanin ng barangay ang nagsasabi na kung pwedeng pag-usapan, mag-areglo na lang po, sabihin ko na lang kung ano yung mga demand ko. Pero po, dun sa magulang at sa lolo po, wala po ako narinig sa kanila na ganun. Sir Ben, matulungan po sana ako ng bitag para makuha ang hustisya para sa aking anak sa nirereklamo ko pong lolo at magulang ng aking anak dahil parang wala na lang po sa kanila kahit na may na-disgrasya po yung kanilang anak. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Una sa lahat, ako po ay magbibigay ng babala sa lahat ho ng mga may nagmamay-ari po ng baril sa bahay po ninyo. Responsibilidad po ninyo ay mga baril na yan kapag yan ay pumutok, sinasadya man o hindi. Sino man ho ang nagmamay-ari, pananagutan niyo po yan. Mga bagay na yan bang baril rehistrado at bakit napunta sa kamay ng bata, hindi ito pambarangay, crime na yan. Ang barangay walang karapatan manghimasok kung mag-aareglohan sa parting to, parang niligtas po natin yung sinasabing nagmamay-ari kung sino man. Makakasama natin ngayon sa studio ang ina, si Merlinda Ansuga mula sa kabanatuan at hindi po natin pakita ang bata dahil 4 years old. So nandito po ngayon. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Alright, salamat naman. Kayo dumulog sa tanggapan namin. Malayo pang pinanggalingan mo. Opo. Nung oras ka umalis doon sa kabanatuan para makaabot sa opisina namin? 5 po, sir. Alas 5. Nung oras ka dumating sa amin? Mga 9:20 na po, sir. Dala-dala mo yung bata para opo. Lamang. Merlinda, isa kang balo? Opo. Okay. At 7 anak mo? Opo, sir. Okay. Sa ngayon, nagtatrabaho ka bilang kasambahay. Opo, sir. Sino naman ang nagbabantay sa mga anak mo? Yung panganay ko po, sir. Saka kung pagka dumating po yung mga anak ko galing po yung eskwela, pupuntaan po nila sa kapitbahay po, sir. Doon ko lang po ibinibili, okay. Sir. Ilan taon yung panganay mo? 23 po, sir. Kaya lang po kasi, sir, may sakit din po yun na galing sa Manila, nagkaroon ng depression po. 27 ng Enero, alas 2:30 ng hapon, nangyaring aksidenteng pagbaril ng kalaro kay Junjun. Nakalaruan lang yung baril. Opo, sir. Nasa bakuran lamang ng kanilang bahay ang anak na si Junjun nang lumapit ang kalaro na si Jello. Opo, sir. Bata yan. Mga bata po ito, misis, eh. At may mga nakakita na si Jello ay may hawak na 45, kalibre 45 ng baril. Yung nakakita na yon, walang nagsabi, teka muna, baril yan, totoo yan.
Hindi daw po pinansin nung nakakita, sir, kasi baka akala po mga laruan lang din po. Ayon kay Junjun, si Jello daw ay tinutukan siya sa ulo at ang sinabi na, try natin. Hindi daw pumayag yung anak mo si Junjun. Opo, sir. Kaya sa kamay na lang pinatama ni Jello yung baril. Tinetesting kung testing totoo. Testing daw po, sir. Mm-hmm. Akalaro. Ilan taon po yung anak ninyo? 4 years old po, sir. Ilan taong kalaro niya? Mga 4 or 5 years old lang din, sir. Pareho rin mga bata, mga responsable. Hindi natin pwedeng anuhin ang mga bata rito kasi mga inosente yan, nasa magulang. Hey, ang hinahanap ko rito kung sino nagmamay-ari ng baril. Ma'am Henry Montero, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga pa din, sir. Ma'am Henry, kayo ba'y sundalo dati, police, or ano ba kayo? Dati po, sundalo po ako noong 1975 po. Ilan taon na po kayo ngayon, Lolo Henry? 66 po. Okay, Lolo Henry, nasaan ba yung baril ninyo? Bakit parang nakuha ata ng iyong apo? Naiwan mo ba yan sa kung saan-saan lang nakatiwangwang? Ganito po, sir. Pari-parehas po kaming wala po. Nandito kami lahat sa trabaho. Opo. Ngayon, hindi namin alam kung saan nanggaling po yung baril na po yun. Hindi po ba, sir, kayo nagmamay-ari ng baril? Hindi po. Hindi po namin alam kung saan nanggaling po yun. Balibalita daw po, sa akin, wala naman po akong baril na ganun. Wala po kayong baril? Wala po ako. Mula nung pong na-terminate po ako nung 1978 po, hindi na po ako naghawak po ng baril dahil ito na po, matanda na po ako. Okay. Hindi naman kaya, sir, baka may nakatago kayo ng baril. Nakalimutan nyo lang, souvenir ninyo yung kayo isundalo pa. Wala po akong baril po. Okay, ganyan. Kaya po ako nagtatanong, saan ka sa palagay nyo nang nakuha ng apo ninyo? Hindi ko po alam dahil hindi ko po nakuha dahil sabi naman nila po na daw, naglalaro po daw yung mga bata. Ano ang sinasabi ng bata na kalaro ni Junjun? Sabi po, sir, kukuha daw po siya ng baril kasi yung mga kalaro po may mga baril-barilan. Kukuha ng baril itong apo ni Mang Henry. Opo. Mm-hmm. Dahil may baril-barilan. Opo. Pagbalik daw po, dala na nga daw po nung apo nga. Saan ang galing yung apo? Umuwi po sa kanila. Saan sa kanila? Doon lang din po sa may gawi po namin, sir. Sabi ng mga kalaro. Opo. Mm-hmm. Umuwi daw po. Tapos meron bang pulis na dumating? Meron po, sir, nung okay. January 27. Meron bang barangay na dumating? Meron din po siguro, sir. Okay. Nasa hospital na po ako, sir. Alright. Yung police na dumating na sa hospital, nag-imbestiga ba? Nagpunta raw po sila sa Patalak, sir. Nagtanong nagpunta daw doon. Nagpunta sa lugar ninyo? Opo. Hmm. Nakita ba yung baril? Sabi po na kay Sir Makayanan po, sir. Sino si Sir Makayanan? Police po dyan sa may City Hall po. City Hall ng? Ng Kabanatuan po. So, nandun sa kanya yung baril? Opo. May ano daw po sa kanila. Nagbigay daw po yung kapitbahay po. Binigay yata yung baril dun sa kay police? Opo. Hmm. So, naka-blatter to sa police na binigay yung baril na kinuha sa bata. Parang ganon? Para po sigurong ganon, sir. Hmm. So, may police report tayo rito? Opo, sir. Nag-imbestiga ba ang police kung kanino yung sino ang mamay-ari ng baril? Parang hindi pa po yata na-imbestigan kung kanino po yung baril, sir. Eh, ano naman itong sa barangay? Sinabi, mag-usap-usap na lang, mag-aregluhan, at kung maaari, bayaran na lang. Totoo ba to? Opo, sir. Siyempre, mayroon silang vowsy doon, violence against women and children, di ba? So, sabi ng mga kagawad sa iyo, mag-usap na lang kayo ni Mang Henry. Opo, pag-usapan daw po, baka pwedeng kunin sa areglo, sir. Total, magkakabarangay lang naman Kapcharita, si Ben Tulfo po. Naka-live po tayo sa IBC 13. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng tawag namin, ma'am. Opo. Ano po bang bagay na dapat po namin malaman dito? Na parang pag-usapan si Henry Montero, nagmamay-ari ng baril, ang lolo, na para wala ng demanda, ayusin na lang. Yan ba'y nakaabot po sa inyo, ma'am? Sir, ganito po. Nung pong nangyari po insidente na yan, mm-hmm, at naglalaro daw po yung mga bata, ayon po dun sa nanay, mm-hmm, ang nagpapagandahan daw ng baril. Oh, ganun po talaga mga bata, magyayabang po sila ng baril-barilan po nila. Mm-hmm. Okay.
Nung malaman ko po, inireport sa barangay, nakatawag naman din po kami agad ng pulis. Okay. Kaya pulis po ang nag-imbestiga. Mm-hmm. And then, after po nun, yung magulang nagpunta din po sa akin. Opo. Eh, kung bata, anak kong gastos, nag-o-offer pa po ako ng baka may gastusin. Opo. Tutulungan kita, yun po ang sabi. Opo. Mm. Eh, ang nirequest niya po, magharap sila sa barangay. Mm-hmm. So, nagharap naman po sila sa barangay. Opo. Eh, pangalawang hearing, ala naman din pong naging resulta dahil ang sabi po nung nanay, ipapanik daw po sa taas. Eh, siyempre, karapatan niya po yun na siya ang magdesisyon. Kaya opo. Kaya nga napunta po sila sa kapulisan. Okay. Ma'am, may tatanong lang po ako sa inyo po. Sino po nagmamayari ng baril sa palagay ninyo? Ala naman pong nakalagay dito sa pagharap nila basta may bakit po nagharap po sila diyan sa barangay? Eh dito po nagreklamo, nagblatter yung nanay. Eh nung nagharap po kami una pong harap sa barangay po. Mm. Baka daw po mapag-usapan pa kasi magkakabarangay lang naman po. Anong ibig sabihin ng magkakausapan? Magbigay po ako ng demand ko kung magkano po hihilingin ko. Okay. Sino ang nagsabi niyan? Yung mga nasa ano po, barangay hall po nung araw ng unang harap po namin na yun. Yan ba yung mga lupon? Opo. Mm-hmm. Ito ba'y parang sinasabi na ang baril ay pagmamayari nitong si Mang Henry? Eh, tinatanggi nga po ni Mang Henry nung una po naming harap. Mm-hmm. O kanino daw yung baril na yun? Nung pangalawa pong harap namin, sabi po sa kanya ng mga lupon doon, hindi mo na maitatanggi. Dahil apo mo ang may dala ng baril. Mm. Saka, alam namin na may binabantayan kang bukod, maaaring sa'yo. Mm. Okay. So lumalabas, ma'am, parang alam po ng inyong lupon na si Mang Henry ang nagmamayari ng baril kasi nakikiusap na sila na kumari mag-aregluhan na lang kasi alangan ba naman na nahulog sa langit yung baril o pinitas nitong si Totoy sa puno ng kamatis. O di naman kaya kung hindi na binigay sa kanya ng kalaro niya, pumunta sa bahay para nainggit ata raw yung bata. Pagbalik may baril na. So in other words, yung baril nang galing sa bahay ni Mang Henry, merong isang tao, either tatanga-tanga, matanda man o bata, na hindi alam ang baril, dapat talagang sinisafety yan. So sa palagay niyo, ma'am, anong tingin niyo? Sir, ako naman po, namamagitan lang, alam niyo din naman sa barangay. Opo. Kaya nung pong time na nagharap po sila sa huling pagharap, sabi namin, pwede naman na nilang daling kung saan nila gusto. Ignition po namin ng CFA. Okay. Kasi nga po, kinakausap po din po itong si Mang Henry. Ala naman din po siyang masabi sa akin. Kaya sabi ko nga po, kung halimbawa sa pulis, mas magaling silang mag-imbestiga. Kaya po, pinapunta na po namin sila sa pulis. Okay. With that, ma'am, okay, tama pong ginawa ninyo. Hindi ko na po kayo patatagalin. Maraming salamat po sa pagbibigay linaw na parang lumalabas na sinasabi nyo, pampulis to, hindi na pambarangay, mas maganda yes, pagpulis ng hawak. Nag-o-offer nga din po ako ng konting tulong, yung makakaya po naming pamilya ko para dun sa pagpapagamot ng bata. Siyempre, magulang din po ako. Nararamdaman ko po yung damdamin ng isang magulang. Nakikita ko po yung kagandahang loob po ninyo parang bilang isang ina at ina rin ng barangay. Sana po lahat po na nakikinig po sa atin ay magkaroon po ng ginintuang puso. Nakapareho po ninyo, panilbihan po, ano? Ako po'y humahanga po sa inyo, ma'am. Sir, thank you. Mabuhay po kayo, ma'am, ha? Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag. God bless po. God bless po. Opo, sige. Ganito na lang, ano? Sa kasong to, nakahanda naman tumulong ang pulis natin, ano? Para mag-imbestiga talaga. Sa lahat hong nanunood, mag-iingat po yung mga anak natin. Huwag po natin sila turuan maglaro ng mga baril-barilan, maakit sa mga baril na baka akala sa susunod yung mga baril na totoo, laruan lang. Kaya hindi po ako pabor sa mga batang pinibigyan ng laruang baril na parang totoo. Magkaka-interest po sila eh. Sa iyo naman, pangalagaan mong anak mo sa susunod. Opo, sir. Hayaan natin ang pulis mag-imbestiga.
Ang sa akin lamang, kung sinang nagmamay-ari, kung kayo po yung nagnunood, magmamay-ari kayo ng baril ninyo. Pag hindi nyo kayang, ito yung sa pangangalaga ninyong baril, bigay nyo sa akin, pukpok ko sa ulo ninyo. Hindi ako nagbibiro, pukpok ko sa ulo ninyo. Ang pag-aari ng baril ay isang responsibilidad na malaki. Prebilehiyo na mabigyan ka ng lisensya. At ang lisensya o rehistrasyon, prebilehiyo, hindi karapatan. At katumbas niyan ay pananagutan kapag ikay nakapagtinsala or naka-aksidente, panagutan ng sino nagmamay-ari. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, Tatak Tulfo, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, isa. Ako po si Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Pambansang sumbungan, ipabitag mo!